Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. On today's video po mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng update regarding po doon sa last video ko na ginawa. Itong baso ng ating spark plug, ginawa ko, instead na ito nang nilagay ko na o-ring, pinalitan ko siya ng ganitong o-ring. Ayan, yung ganitong o-ring. Ayan, kasi ang nangyayari ko mga kapatid, pag yung mga baso na spark plugs ko, minsan nagkakaroon ng ano yan, ng oil sa loob. Yung gilid pa ng baso ng ating spark plug, basa po siya, yung mga gilid-gilid ng ating cylinder head. Ayan. Ngayon po mga kapatayan, pakita ko sa inyo. Ayun oh. Ang ganda po ngayon ng resulta ng ginawa ko. Ayan oh. Tuyo po siya. Wala na yung problema. Yung nagbabasa yung spark plug ng langis. Ayan oh. Ayan. Hindi na siya nagbabasa. Ayan, kahit kung ganyan, puwing kung ganyan, wala oh. Dry na dry siya. Pati yung mga high tension wires ko, ayan, hindi siya nababasa ng oil. Ayan, wala. Na-dry po siya. Dry po siya lahat. Ito pa. Ayan. Dry na dry siya. Ayan. Tanggalin ko yung isa. Pakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko dito. Ayan po mga kapatid, oh. Ito yung tuyo siya. Oh. Ayan. Walang oil. Ayan. Kung makikita nyo sa gitna, mayroong konting oil. Ano naman yan? Yan eh, kaya lang naman yan nabasa. Eh, dahil yan sa proseso ng pagtatanggal. Pero, kung titingnan nyo itong gilid, oh, tuyong-tuyo siya. Ayan. Ang ginawa ko, ayan, ilagay ako ng dalawang o-ring. Ayan, dalawa po yan. Dalawa po siya. Isang size 15 at isang size 21. Yan. Ito, nag-expand na ito eh. Kaya ganito to. Ito po kasi yung dating nakakalagay dyan. O, ayan. Ayan. Eh, ito po, bago. Tutusin, bago po itong mga o-ring na ito eh. Bago lang ito. Pero kung titingnan nyo, eh, maluwag siya, maluwag. Maluwag siya. Maluwag. Kaya nangyayari, yung oil, nakapasok dito. Yan, hindi kagaya nito, kung o-ring na ganito. I know, dahil nga medyo, kita nyo naman, mas maliit ito. Mas maliit yung butas niya. Ayan, mas maliit itong o-ring na ito. Ayan. Kesa dito. Ayan. Pag kinabit niya yan dito sa ating cup, nakahakab siyang ganun. Ayan. Malabong pasukan ng oil yan dito. Nag-ilid. Ayan. Bakit nilalagyan ng isang maliit? Kasi nga po, ito ay medyo manipis. Kasi kakakapal yan. So, para ma-remedyohan siya, lagyan natin ng kasasap na natin siya ng isang size na ito, R15 na o-ring. Lagyan natin itong R15. Then, yung R21. Yan, okay na. Tapos lalagay natin doon sa cylinder head, lagay natin yung spark plug. Tapos pagka nahihigpitan natin yung spark plug, siguro palipuloy lang natin ito ng konti, itong part na ito. Labi, palipuloy natin ng martilyo para maganda yung lapad sa ibabaw.
Ayan. Dati po kasi yan, naglalagay pa ako ng mga beta gray dito. Tsaka dito, lalo na dito, sa part na yan. Para hindi magkaroon ng leak doon sa cylinder head. Hindi kakaroon siya ng leak dito. Ayan, kita nyo naman, walang nakalagay na liquid gasket. Talagang ito lang ang kinabit ko. Ayan. Oh, maganda po ito sa mga ano, sa mga K-series na engines. Toyota K-series engines. Ayan. Sa mga 4K, 3K, 5K, 7K. Ayan. Makakatulong po sa inyo to. And in case na meron pa rin konting lumabas dito, pwede tayo mag-adjust maglagay tayo ng medyo malaki-laki na o-ring just in case na meron pa rin konting leak dito sa labi ng ating cup. Pero so far kita nyo naman dry na dry yung aking cylinder head. Ayan po, naikapitan natin yung ating baso tsaka spark plug. Ayan, tuyong-tuyo siya. And then again, tap nyo lang yan, pagkakabit nyo tap nyo lang ng konting ganyan, konting ano lang para mapit-pit lang siya. Tsaka syempre para magandang tignan na ganyan, you know, na pantay siya dito sa labi ng mga ano, kasi may butas ng ating cylinder. Ayan. Okay na. Ayan po, sana po nagustuhan ninyo ang video ko for today. Ito pang yung Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.